Tumayo po ang lahat, dasalin po natin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng Anghel ng Panginoon si Ginoong Santa Maria. At siya ay naglihila lang ng Diyos Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nakatawang tao. At tumira sa gitna natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Maria, Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Yesu Kristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel, ay nakilala namin ang kakatawang tao na Yeso Kristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagkapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluhatian sa langit, alang-alang kay Yeso Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi muli sa inyong lahat. Ang ating pong tagabagdiwang sa misang ito ay si Reverendo Padre Reynante Tolentino. Magsitayo tayo. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Gandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi din po, Padre. Iyon po ay kabista ni San Justino, isang martir. Kaysa na mahal na biren tayo manalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na ang kanang Diyos. Kaya dumalog tayo sa maawing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo
sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa inaakalang kahangalan ng mga tao tungkol sa krus, tinuro mo sa martir na si San Justino ang di mapapantayang pagkilala kay Kristo bilang tugon sa kanyang pagdalangin ang mga maling akalang mabigyan nawa ng wastong kasagutan at ang katatagan sa pananampalataya ay aminawang makamtan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Akong si Tobit, pag-uwi ko ng gabi ng Pentecostes, pagkatapos ilibing ang mga patay, ay natulog sa aming bakuran. Hindi na ako nagtakip ng mukha dahil sa init. Hindi ko napunang may mga mayan pa lang nakahapon sa tapat ng himlayan ko. Ang mainit pang ipot ng mga ito'y pumatak sa aking mga mata at lumikha ng kulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot, ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga gamot na inilalagay ay lalong nakapagpalubha hanggang sa ako'y tuluyang nabulag. 4 na taon akong hindi makakita at gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. 2 taon akong inalagaan ni Ahikar hanggang sa siya'y magpunta sa Elam. Ang asawa kong si Ana ay nagtrabaho bilang manghahabi ng panahong iyon para kumita ng ikabubuhay namin. Pagkahatid ng kanyang mga ginawa ay binabayaran naman siya agad ng may-ari. Minsang nagtatapos ang panahon ng taglamig, naghatid siya ng mga nayari niya. Nakuha agad niya ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya, humalinghing ang kambing. Kaya't nang marinig ko'y tinawag ko siya at sinabi, "Saan galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakaw, ano? Hala, ibalik mo iyan. Hindi tayo dapat kumain ng nakaw." Ngunit ito ang tugon niya sa akin. Iyan ay dagdag sa upa sa aking ginawa. Hindi ko siya pinaniwalaan. Pilit kong ipinababalik ang kambing sa may-ari nito. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya't sinumbatan niya ako. Sinabi niya, "Ngayon, nasaan ang iyong pagkakawang gawa? Nasaan ang mga ginawa mong kapuri-puri? Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Sa Poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila. Pati mga angkan ay pinagpapala. Sa Poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Sa Poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di magwawakas. Buong karangalang siyang itataas. Sa Poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid.
Alleluia. Alleluia. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guro, nalalaman po namin kayo tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao, at itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, Bakit ba ibig niyo akong siluin? Bigyan niyo ako ng isang denaryo. Titingnan ko. At kanilang binigyan siya, Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Padre. Ganun din po sa mga nasa kanilang tahanan. Nakasama natin sa live streaming na ito. Magandang gabi po sa mga nasa Pilipinas, sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyong lahat. Patuloy ang ating pagdarasal, mga kapatid, na mawala na sana ang coronavirus sa buong mundo at patuloy tayong nananalangin sa tulong ng biro ng Antipolo na sana yung mga nagpositibo sa coronavirus ay makasumpong ng kagalingan sa ating Panginoong Jesus. Sa mga narito sa katedral, maligayang pagdating po sa dambana ng biro ng Antipolo. Palakpakan natin ang milagrosang Birhen ng Antipolo. Patuloy pa rin po ang ating Jubilee Pilgrimage Season. Akala kasi nung iba, pag natapos ang buwan ng Mayo, tapos na ang Pilgrimage Season. Hindi po. Nasa ika-apat pa lang po tayo ng pagsisiyam sa karangalan ng Mahal na Birhen. At ang pagtatapos po ng ating pilgrimage season ay sa first Tuesday of July. Kung naalala niyo, noong May 7, napili tayo ni Pope Francis na mapabilang sa 30 simbahan o shrine sa buong mundo para makasama sa Marathon of Prayer. Nagampanan po natin yon at kahapon, tinapos ni Pope Francis ang isang buwan, sa buong buwan ng Mayo, yung Marathon of Prayer kay isang Mahal na Birhen. Kahapon din, dumating yung rosary na pinadala ni Pope Francis para sa Mahal na Birhen. Kala ko para sa rektor. Hindi po, para sa Mahal na Birhen. Kaya yung rosary na binless ni Pope Francis noong May 1 sa Vatican, sa Rome, nandun na po ngayon sa kamay ng Mahal na Birhen. Kaya talagang ang ating imahen, ang Birhen ng Antipolo, ay blessed na blessed ng at ni Pope Francis at ng buong simbahan. Mga kapatid, ngayon rin po ay kapistahan ni San Justino, isang martir noong 1st century, isang pilosopo na ginamit niya ang kanyang katalinuhan para ipagtanggol ang krus ni Jesus
at ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay nagbuwis ng buhay dahil sa katotohanan, dahil kay Jesus. At ang Ebanghelyo pong ating narinig ay mula kay San Marcos, kung saan naisiluin ng mga Pariseo at ilang mga kampo ni Herodes ang ating Panginoong Jesucristo. Alam na alam nila na si Jesus ay mabuti. Si Jesus ay isang guro na patas ang pagtingin sa lahat. At alam nila na tinuturo ni Jesus ang kalooban ng Diyos. Ang tanong nila para hulihin si Jesus sa kanyang pananalita ay dapat bang magbuwis sa Cesar? Dapat bang magbigay ng tax? Anong sabi na ating Panginoong Jesucristo? Ibigay sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Itong mga Pariseo, wala talaga silang hangad kung hindi ipahamak ang ating Panginoong Jesucristo. Wala sila talagang hangad, mga kapatid, kundi baliin ang katotohanan. Baliin ang mga tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. O kung kaya nilang pasinungalingan lahat, gagawin nila. At hindi po ba humantong ito sa kamatayan sa krus ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanilang masama at maling layunin sa ating Panginoong Jesus. Pero ang krus ni Jesus na akala nila ay puputol, magpapatigil, papatay sa katotohanan, ay nagsilbi pang mas malaking pagpapahayag ng katotohanan tungkol kay Kristo, ng katotohanan tungkol sa Diyos, ng katotohanan sa pagmamahal ng Diyos sa atin. At yun pang ang krus na yon ang ating naging daan para tayo ay maligtas. Anong sinasabi sa atin ito? Na ang katotohanan ay hindi talaga natin kayang baliin. Hindi natin talaga kayang palitan yung katotohanan na nanggagaling sa Diyos. Yung katotohanan na tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. At kung ano talaga ang totoo, yun ang totoo. Sa panahon po natin, napakaraming fake news. Napakaraming pagsisinungaling. Sa mass media na kung saan nagagamit natin para mas makadali tayo ng access sa mga informations, sa mass media kung saan nakakatulong sa atin para dumali ang ating buhay, para marami tayong magawa. Sa mass media din, pinadadaan ang lahat ng fake news, ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pandaraya, ang lahat ng pagbaluktot sa katotohanan at sa kasamaan. Yung iba, hindi na nag-iisip. Basta nakita na lang sa Facebook, akala nila yun na yung tama. Akala nila yun ang totoo. Di ba nga may mga gumagawa ng sa Facebook na may pinapatay na artista o namatay itong taong ito o itong taong ito may ginawang iskandalo. Mga kapatid, hindi lahat ng nakikita natin sa Facebook, sa mass media ay totoo. Kung paano hindi lahat ng naririnig natin sa ibang tao ay totoo. Walang makapag-iingat sa ating sarili kung hindi tayo rin. Kaya nga ang dapat, turuan natin ang ating sarili na kapag meron tayong nabasa, napakinggan, nakita, tatanungin muna natin sino ang source niyan. Kanino yan nang galing? Pangalawa, tama ba yung information na yan? Tama ba yung sinasabi niya? O nagjo-joke lang siya?
Ilang beses na tayong naloko ng mga politiko, joke lang pala lahat. Sabi nila magsiserve, maglilingkod sa bayan, mahal na mahal ang bayan. Pag naupo na, tapos na ang usapan, mahal ko na yung sarili ko. Una, ulitin ko, kanino galing? Pangalawa, yung information, ano yung sinabing information? At pangatlo, dapat i-check natin uli. Alamin natin pa, kumbaga mag-imbestiga pa tayo kung talagang tama at totoo. Father, lahat ba ng sinasabi sa misa, sa humilya ng pare, sa mga turo ng simbahan, tama at totoo? Kapag tungkol sa pananampalataya, kapag tungkol sa salita ng Diyos at tungkol sa Biblia at katisismo, sigurado po tayo doon, tama yon. Pero kapag ka nagkwento na kami ng buhay ng iba, pag gumamit na kami ng example ng mga buhay ng tao, malamang dapat niyong check-in, tama ba yung example ni Father? Tama ba yung example sa salita ng Diyos? Dahil gumagamit kami o gagamit kami ng buhay ng ibang tao, na baka yun ay panira sa buhay nila. Pero pag sa salita ng Diyos, kapag katisismo, sigurado tayo doon, tama yon. Kaya mga kapatid, huwag nating tularan ang mga Pariseo at mga tao ni Herodes sa Ebanghelyo. Mag-isip tayo, magnilay tayo, at tanggapin natin ang mga turo at aral ni Jesus, sapagkat sa Kanya nang gagaling ang katotohanan. Sapagkat si Jesus ang katotohanan, Siya ang bukal at sandigan ng tama at mabuti. Katulad ng pinaglaban ni San Justino ang katotohanan ng krus ni Jesus, ipaglaban din natin ito, ipagtanggol din natin, at iwaksin natin ang lahat ng fake news, ang lahat ng kasinungalingan sa ating mundo. Pagdasal natin ang bawat isa sa tulong ng Mahal na Birhen, sana hindi po tayo maging instrumento ng pagsira sa katotohanan at kasinungalingan sa ating mundo. Pagkus tayo'y maging instrumento ng tama at mabuti. Panalangin sa Birhen ng Antipolo. Masintahing Ina, sumasamo at dumudulog kami sa iyo. Tulungan mo kaming magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga grasya at pagpapalang ipinagkaloob niya sa amin. Sa tulong at awa mo, lingapin mo po ang mga naglalakbay, lalo na ang mga mangingibang bansa, upang malwalhating makarating sa kanilang paroroonan. Kami rin pong lahat ay iyong gabayan at akayin sa aming paglalakbay sa buhay, sa aming pagtahak sa buhay na puno ng pag-aalinlangan at pangamba. Pagkalooban niyo po kami ng lakas at tapang na tahakin ang landas ng iyong mahal na anak. Mahal na Ina, lumalapit po kami sa iyo. Nadulutan mo ng mapayapang kalinga ang aming tahanan. Tulungan mo po kami na maitaguyod ng maayos at matuwid ang aming pamilya. Sa aming paglalayag sa buhay, palakasin at patatagin mo ang bawat isa sa amin na makabuo ng isang pamayanang pinaghaharian ng iyong mahal na anak. Naway sa tulong at biyaya mo, mahal naming Ina, kami ay kupkupin ang iyong mahal na anak at ilagay niya kami sa ilalim ng kanyang pagkakandili, at huwag kaming iwanan sa aming paglalakbay sa buhay, lalong-lalo na sa oras ng kagipitan. Sa pamamagitan mo, Inang Mahal, pagpalain at tangkilikin mo po ang aming paglalakbay
upang mabuhay kami sa kapayapaan at marating namin ang kalwalhatian ng buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ipanalangin mo kami. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo. Magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain na masugo ang pinagtanggol ni San Justino sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan, ang aming kagalakang si San Justino'y parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis na aming Papa, si Francisco na aming Obispo, si Noli na kanyang katwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang Bire ng Antipolo, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Bilang isang pamilya, dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos.
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Sa iyong mga paanan, O Jesus, ako'y nagpapatira pa at aking inihahandog sa iyo ang aking pagsisisi na inihahayag ng aking puso na ibinaba ng karalita at kawalan at kabanalang iyong taglay. Ikaw ay aking sinasamba sa sakramento ng iyong pagmamahal. Aking hinahangad na ikaw ay patuloyin sa aking nagdaralitang kalooban na inilalaan ko sa iyo. Habang aking hinihintay ang kaligayahang dulot ng pakikinabang sa iyong katawan, aking hinihiling na ikaw ay tumuloy sa akin. Halina, Panginoong Jesus, manahan ka sa akin na walang ibang hinahangad kundi ang makapiling ka. Yakapin nawa ng iyong dalisay na pagmamahal ang aking buong pagkatao at ako'y samahan sa buhay na ito hanggang sa yugto ng aking pagpanaw. Sa iyo ako'y naniniwala, sa iyo ako'y umaasa, at sa iyo ako'y nagmamahal. Amen. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal
at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay dumadalangin ngayon upang alinsunod sa tinuro ng martir na si San Justino, kami manatiling tumatanaw ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat ng mga kaloob na aming tinanggap. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na pagdiriwang at sana ang lahat ng inyong mga kahilingan na dinulog nyo sa bihira ng Antipolo ay magkaroon ng katuparan. At mga kapatid, sobra-sobra na ang fake news at kasinungalingan sa mundo. Mas marami pa yata ito kesa sa coronavirus. Kaya ingatan natin ang ating sarili sa mga fake news at sa mga kasinungalingan. At maging instrumento tayo ng katotohanan. Palakpakan po natin ang bawat isa na kasama natin sa misang ito. At muli, pasalamatan natin si Pope Francis sa padala niyang mga rosaryo sa 30 images sa buong mundo na binless niya noong May 1 sa Vatican sa Rome. At yun nga pong rosaryo, ang hawak ng mahal na biro na yon, ay regalo niya kay Pope Francis. Palakpakan po natin si Pope Francis. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain nawa kayo at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mahal kayong lahat ng Diyos. Pumayo kayong mapayapa at maligaya. Salamat sa Diyos.
ako bineng mahal ng bayang Antipolo, kami ay sumasamo sa iyo. Patnubay na banal ng bayang Antipolo, ilandas mo ang aming mga yapak. Kay Jesus mithiin namin.